Galing, tawagin na natin ang ating third contender for today from Mindanao na si Angelica Alviola. Hi Angelica. Welcome to Fine Dining Restaurant. Taga-diin man sa Mindanao, si Angelica. Punas mo na lang. Pag from Makati City po. Saan yun? Java Oriental. Ah, Davao. Yeah. Ano kayo dyan? Bisaya? Chabacano? Bisaya po. Bisaya. Bisaya. Maro. So, ibaligyan na po natin ilan sila. Ilan taon ka na? 17 years of age. Ah, bata ba? Ay, kayo naman kamausap. Mabait na ako ngayon. Pero yung tone of voice niya, parang 18 na. Dalaga na siya. Anong pinagkakaabalahan ni Angelica sa Mindanao? Yan po, nag-aaral. Then, gumigig kasama ni Papa. Tapos, minsan po, nilalaban po ako sa mga contest from other school. Mm-hmm. Wait, sabi mo, nagigig kasama si Papa mo. So, that means, magkasama ko sa isang banda? Or? No po. Kontrata po kasi sa isang governor. Tapos, every time may show po siya, parang, binibigyan niya ako ng exposure, ganito. Mm. Pero di ba ano, bawal ang minor sa bars? Ay, hindi naman po sa bars. Kunwari po, yung governor, kunwari nasa fiesta, yung mga barangays, ah, okay. Yan po. Ayun yung mga gigs sa mga yan gigs. Yan po. Po. Oh. Pero ano bang grades mo ba? Or ano ba? College, year, na, college ba? Ka na ba? Grade 11 po. 11. Ah, po. If ever sa college, anong kukuhanin mong course? Commerce po. Commerce? Magaling sa math to? Anong ginagawa ng isang commerce? Isang commerce. Ano ba? Explain mo sa amin yung pag-graduate ng commerce, anong work yon? Yung accountancy po kasi, tapos it helps po na makakatulong po sa mga community kung paano po gabitin yung pera nila sa tama or ganyan po. Food truck else po pala si Daddy Doms? Ay, opo. Ayun! Talaga? Diba? Ano yung food truck else? Ay, father. Sorry. So, ganoon din yung... Bakit yun to? Nilagari na kami? yung genre mo, so parang... Ganito. Medyo, opo, 90s, okay. Ganun. Ako? Wow. Kamukha ba ni Daddy Doms? Girl version po. Female version. Na-miss namin si Daddy Doms. Yes. Bilin, kumbaga sa'yo ni Daddy Doms? Kasi syempre, nanggaling na siya dito eh. Mm-hmm. Yan lang po. Concentrate then enjoy the contest. Yan lang po. Ayun. Nakasakay ka ba sa habal-habal ni Daddy D? Opo. Matalas? Opo. Wow. Ito kwentuhan mo kami. May tatanong si Maru. Paano ba nabago ng tawag ng tanghalan yung, hindi lang buhay ni Daddy Doms, no? Buhay niyo mismo as a family. As a family po, before po kasi, syempre, lumalabas po kami sa simpleng tao lang po, yes. Ganun. Tapos ngayon po... Ngayon superpowers na ba? Siguro po. Yun po, hindi po... Opo, kapatid ko po. Pag lumalabas na po kami, yan po, nakabihis na siya. Tapos yung bang nagpa-picture, tapos tabi lang po kami kasi nakakahiya naman po kasi siya lang po. Ay, hindi na yan ngayon. Nandito ka na ulit. Magkasama na kayong pipicturan. Kasi syempre, di ba? Father and daughter. Yes. Na-inspire ka ba sa mama mo? Ay, sa mama. Papa mo. Kaya nandito ka ngayon sa tawag ka. Apo. Pero ito, di ba kasi dati si Daddy Doms nagkahabal-habal. Tapos alam natin yung sitwasyon nyo before sa family. Ngayon, kamusta? Paano nagbago yung buhay nyo nung after sumali ni Daddy D sa tawag na tanghalan? Naging... Matiwasay naman po siya. Okay. Nagiging, nabibigyan naman po kami ng support ng mga araw-araw na panggastusin yan po. Mas better ba ngayon compared before? Anong improvements? Ano po, yung mga extra, kunwari, noon po kasi limit lang po. Mm-hmm. Ito yung budget, tapos ganito. Ngayon po, merong... May extra po kami, tapos pumupunta ka na po kami sa mga beach, yung nag-i-enjoy na po kami. Family outing na sila. Opo, yan po. Pero kamusta naman kayo kapag nagmo-mall kayo, marami ba nagpapa-picture kay Daddy D? Meron naman po. Kilala kasi si Daddy Doms. Hindi na pwede yung parang katulad dati na normal lang kayo na pag-mall. Sa ngayon, na tapos na yung, tapos na si Daddy Doms sa competition, bumalik ba siya sa paghahabal-habal o ano ba yung source of income niya ngayon? Yan po, gumigig po siya kasi kontrata po siya sa isang governor namin. Mas maganda ngayon yung trabaho niya, iwas sa aksidente. Bali, pag may piyesta, siya na yung pinapakanta, hindi na ikaw. Po? Pag may piyesta, siya na yung pinapakanta, hindi na ikaw. Ay, opo. Paminsan po, pinapa... Bakit ngayon ka lang sumali? Ba't hindi ka sumali nung season niya?
Maglalaban ka ng tatay mo. Nag-usap ba kayo ni Daddy din na, anak, ako muna ha? May ganun bang usapan? Hindi po. Actually po, season 1 po, kami po dalawang nag-audition. Tapos, siya po yung pinalad. So, sabi ko, ikaw muna siguro pa. Tama naman. Dahil ngayon, ikaw naman. At yung kapatid mo sa season 3 ka ha? Teka lang. Isipin nyo, di ba? Kung sumalis lang tatlo, tapos sabay-sabay sila sa ano, tiba-tiba sila, walang talo sa kanila. Actually, hindi sila pwede kasi isa sila representative ng Mindanao. Eh, yung tinatawag na family dynasty. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Good luck.